There was a knocking on my door. When I was out, nakita ko sila, ha? A lot of military men, more or less 30 military men, and then full pack with ammunition, walang damit, kundi yung parang Rambo. Pinasok naman ako sa isang car. Doon sa car, mayroong dalawang male military men. Ginapos yung kamay ko, handcuffed, tapos blindfolded ka. Nakarating kami sa safe house where the militaries are safe. Napasok na ako doon. Merong voice ng isang tao na nagsabi, "Oh, sige, labas na kayo. I-lock ang door." Yung ganun. Wala akong magawa. Sinolo niya ako. I was raped. Nilabas niya ako. And then, pinagtulungan ka ng maraming mga lalaki doon, ng mga military men. A lot of males and hands were still with you. And then, iba-ibang penises ang pinapasok sa bunganga mo. Parang kadiri talaga, no? Pero, my God. And then, at the same time, while doing that, minumolest ang buong katawan mo. Maraming mga kamay na parabang you just want to feel your dead, figuring your vagina. What I did is talk about it. I was able to go out of the country and talk in public. I was invited by Amnesty International and all that. And then that draws me to go out. I joined the many other organizations to set up Gabriela, set up the Zelda, other organizations that were able to feel the suppression of the government at that time. Tanungin sana ng mga tao, bakit nagkaroon ng Human Rights Commission after the martial law? At bakit nagkaroon ng PCGG? Alalahanin mo yung dark days of martial law. Alalahanin mo yung naging heroes ng panahon ng martial law. Ang daming mga namatay na matatalinong tao na siguro kung buhay sila ngayon, meron tayong pagpipilian ng presidente.